hugasan na muna natin ang kani. Maglagay ng tubig sa kaserola. At syempre, maglagay tayo ng asin. Ako, naglagay ako ng 2 spoon. So, nasa sa inyo kung gaano karami ilalagay nyo. Depende sa inyong panlasa. Ganun din, naglagay din ako ng paminta para mas masarap. Dahon ng laurel. Sa akin, naglagay ako ng at least 3 dahon ng laurel. Syempre, huwag natin kalimutan ang patis, pampalasa rin yan. Sa akin, naglagay ako ng halos 3 kutsara ng patis. Haluin lang natin. Maghiwa rin tayo ng bawang. Ayan, hiwain lang natin ito ng medyo maliliit na sakto lang sa pangsahog natin sa tubig. At ganun din, maghiwa tayo ng sibuyas. Sa akin, gumamit lang ako ng kalahating sibuyas. Ayan, ilagay na natin lahat ng sahog sa tubig. Ganun din ang karne, lagay na natin. Sa akin po, bumili nga pala ako ng 1 kilong karne para sa lulutuin natin ngayon. So, kasya naman siya sa 1 kaserola. So, isa lang natin siya sa apoy at hintayin lang natin kumulo. Ayan, kumukulo na siya, guys. So, after 40 minutes na paghihintay, nalis ko na siya sa apoy. Ayan. Isa-isa na natin siya dyan. And kailangan natin siyang palamigin at least mga 10 minutes po para maalis lang yung liquid dun sa karne. Ayan. And kailangan din natin siyang tusok-tusukin ng tinidor. Gamit ang tinidor, the more na tusok, the more chances of winning. So, kailangan natin yun, guys, para mas magiging palat. So, ngayon naman, punta na tayo sa ating air fryer. Ayan. In-open na natin ang ating air fryer. At ilalagay na natin isa-isa ang karneng nilaga. Ayan. Pagkakasyay natin siya, guys. So, 6.5 liters po yung capacity ng ating air fryer, guys. So, kumasya naman po lahat ang ating mga nilaga. Ang 1 kilong baboy na nilaga natin. So, sakto lang siya, guys. Ayan. So, after natin mailagay lahat, kuklose na natin tong air fryer natin. So, ayan na yung pan. And, kailangan na nating iset ang ating air fryer para mailuto natin ang ating lechong kawali. Ayan. So, iset natin siya sa 200 degrees Celsius. At ang timer naman natin, iset muna natin siya ng 15 minutes. Ayan. 15 minutes lang muna. So, yun guys, tingnan natin. So, ayan, 5 minutes na lang. Pwede nating i-open para ma-check. So, itong air fryer natin, guys, ayan, ang makikita nyo sa ibabaw. May mga naka-drawing, nakalagay dyan kung anong gusto nyong lutuin. May mga nakaset na rin ng timer and kung ilang degree Celsius. So, pwede nyo siyang gayahin, guys. Ayan, waiting na lang tayo. So, yun guys, natapos na yung timer natin. So, ayan, check muna natin. So, ayan. Luto na yung ibabaw niya, guys. So, after ko pong ma-check, hindi pa siya masyadong luto. So, ayan. Kailangan natin siyang ibalik sa air fryer para lutuin ulit ng panibagong. It's another 15 minutes. Okay na siguro, another 15 minutes. Ayan, kailangan natin itong ibalik kasi para ma-achieve natin yung crispiness na gusto natin sa lechon kawali. So, ayan, iset na natin siya. Pero this time, 140 degrees Celsius na lang. And, ayan, 10 minutes na lang po yung sa timer natin.
So ayan, let's try another 10 minutes guys. Dahil nagutom na sila, maghain na tayo ng ating kakainin ngayong gabi. May ampalaya, tinapa, ayan, ulam namin ngayon. So ayan, i-check natin ulit. So, maganda na yung pagkakulay nung sa ibabaw ng ating karne. So, this time, parang kailangan natin siyang baligtarin rin siguro. Ayan. Para even yung pagkakaluto niya. So, yun guys. Binalik natin siya and sinet natin ulit yung ating air fryer. This time, binalik natin siya sa 200 degrees Celsius. And another 10 to 15 minutes po guys. Payo ko lang, mag-stick kayo sa 200 degrees Celsius and then set nyo siya sa 30 minutes and then saka nyo i-check. So, ayan, check natin ulit. Ayan, ang ganda na. Tingnan nyo guys, oh, mas juicy siya guys compare sa, oh ayan oh, tingnan nyo yung balat, pumuputok-putok siya. Ayan, mas juicy siya. So, ayan. Okay na to. Lagay na natin.